But they constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. Came to pass, as he sat at meat with them, he took bread and blessed it, and brake and gave to them. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. They said one to another, Did not our heart burn within us, while he walked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? And they arose out the same heart, and returned to Jerusalem, and found the 11 gathered together, and them that were with them. Sabay-sabay, 34, ready, go. Saying, the Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo po ay magpala. Magturo sa amin ngayon, bigay ng mga tamang dahilan para naman kayo po ay manampalataya din more and more, especially sa katotohanan na kayo po ay nabuhay magmuli. So, scripture said, may nandito, I pray na kayo po magturo sa amin, Panginoon, sa puso't isipan. Ito po ay mga bahagi, Panginoon, palakas na pananampalataya. Maging masaya kami, Lord, na magbahagi ng salita dahil ito po ay siginagurado nyo. Ito po ay nangyari at we can tell this wonderful story sa mga tao, Panginoon, each time we have opportunity. Because again, this is true, historical, and dakilang bagay ito, Lord, nangyari. Ginawa niyo pag-display ng inyong kapangyarihan, kabutihan at sa kaligtasan, Panginoon. Kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I'm still I'm catching my breath. So again, good afternoon sa lahat. Title po nito, dalawa, no? Pwedeng The Lord is Risen Indeed. Inilagay ko dyan is Reasons to Believe in the Historical Fact of the Resurrection. Mga ba, no? So, parang study lang po tayo ngayon, pero gano'n naman tayo, no? Pero hindi masyadong preaching, no? Study tayo, no? So, ganito po yan. Kanina umaga, sabi nga ni Bud, sinabi rin ng Bible, 1 Corinthians 15, na nagkakamali, yung resurrection chapter, no? Sabi doon, ano ba? Walang kwenta ang ating para tayo naglolokohan nga. Sabi, our faith is in vain if the Lord did not rise again. Okay, kung hindi siya nabuhay magmuli, walang kwenta ang mga pinag-uusapan ginagawa natin dito. Kasi yun talaga yung pinaka-angkol niyan, eh. Kaya ngayon po, pag-aaralan natin, lalo tayong maniwala, paano nangyari na 2,000 years ago? Paano natin, pwede ba even now, malalaman, may sigurado natin na si Jesus talaga ay namatay, nilibing, then nabuhay magmuli? Pwede ba yun? Di ba kung may masigurado mo yun, ngayon, yung pananampalataya nung tayo naligtas na naniwala kay Jesus, okay yun, eh. Kasi by faith nga yun, at nakapag-usapan naman yan, hindi naman yung tago. Pero, again, isa sa mga ginagawa natin dito sa church, hindi lang dapat tayo naniniwala, nananampalataya, another thing, inaalam po natin kung bakit tayo nananampalataya. Nandiyan nyo ba yun? So, dinidetali natin yun. And then, dati ka na naniwala, nananampalataya, pero maganda alam mo rin kung bakit yung detalye ng mga bagay na yan. Para madali mong explain sa iba. Hindi yung basta naniniwala ako. Tapos proud na proud ka pa. In a way, okay yun. In a way, medyo kulang yun. Para lalong tumibay yari para ng palataya. Hindi lang yun. Para sa ibang tao din, no? Talagang pag nakita nila na naintindihan natin mga bagay na to, may pinanggagalingan tayo. Hindi lang basta tigas ulo. Diba? So kaya ngayon, hapon, okay, title natin is The Lord is Risen Indeed, and then, or Reasons to Believe the Historical Fact of the Resurrection of Jesus. Okay? So ano ba yan? Meron tayo actually ditong, ito po ay sinishare ng marami pong Christian groups even. Kasi regardless na yan, eh, kasi nga napaka-core yan. So kahit Catholic pa yan, di ba? Protestant, Baptist, Evangelical. So, hindi natin kinakaya yun. Eh, talagang yun ang fact, eh. Kasi matibay po ito. So, isa-isay natin yung mga magandang dahilan naman para tayo dapat maniwala at manampalataya lalo sa natotoo na si Jesus ay talaga namatay, nilibing, and then nabuhay magmuli. Okay, so hindi ko alam pati nag-refresh to.
Nasaan yung aking notes? Yun, okay. So, ano lang ito, meron ako ditong pito. So, pero pwede mong, ano ito, pwede mong isama tayo sa tatlo. Okay. So, ano yung kinata natin kanina, by the way, meron pa kasi, iba pa yung he lives, di ba? After nito, yun naman pang-add na natin. So, isa doon, nabanggit kanina, an empty tomb is there to prove my Savior lives. So, number one reason, the empty tomb of Jesus. Okay, so paano nangyaring ang the fact na empty yung tomb? Na yung tomb? Ano yung tomb? Libingan. Ano nangyari sa libingan? Nilibing siya doon tapos walang laman. Saan napunta yun? Okay? So sabi niya sa aking notes, the empty tomb may be the strongest proof Jesus Christ rose from the dead. So nung ay naaral ito, parang paano nangyari yun? Eh, nasinabi na nga sa Bible, di ka pa paniniwala dyan. Kasi ganito po yan. Yung iba nga, minsan, nididiscount yung Bible. So, totoo rin naman, yung Bible ang pinakamagandang record talaga. Pero still, ay yung ibang literature na nasulat din about Jesus, and kahit pahaging lang yun, importante pa rin yun kasi magko-corroborate nga yun. Ibig sabihin ng corroborate, sabihin, magdadagdag palalo sa ebidensya. Okay? So, ano naman kung yan ay empty? Ano ngayon? Kung empty. Kasi nagtatanong ka, nasan yung katawan? Yan. Kasi ganito ha, may nagtuturo din po na si Jesus daw hindi na nabuhay magmuli sa katawan. No? Iba naman, sabi nila. Hindi naman na, hindi na sa katawan, sa espiritu lang daw nabuhay. And then, ayun na. So, hindi mahirap patunayan yun. Kasi kahit mayroon pa rin katawan dyan, kung ang katuruan ay nabuhay lang sa espiritu, kaysa ganun, mas madali yun eh, para sa mga Kristiyano. Kasi kahit sabi mo, dyan yung katawan eh, paano mo nasabing ano yan? So, pero ang nangyari po ha, gusto lang maintindihan natin, at malinaw, yung mismong katawan na lupa, may physical, namatay, nilibing, nabuhay magmuli, nawala doon. Kasi, yung mismong katawan na yon ay nagsanib nga sa kaluluwa to be the glorified body. And then, siyempre, yung original na physical body, nawala rin doon. So, ang tawag dyan is physical resurrection. Okay? So, yung ituturo ng iba, mali yun. Ang malinaw dito, physical resurrection. And therefore, yun nga, bakit strongest proof yun? Kasi po, kung hindi totoong nabuhay si Jesus para sa mga kalaban ng Panginoon at mga Kristiyano, katulad sino ba yung kalaban niya, binanggit niya sa Bible, sa Matthew, at binantayan nila yung tomb. Sabi doon, kasi alam na nila na may tinuturo nga si Jesus na tatlong araw, tatlong gabi, mabubuhay siya magmuli. So, naalala ng mga kalaban ng Panginoon, by the way, kaya dapat alam niyo yung kalaban ng Panginoon, nakikinig sa atin yan. Huwag kayo magtataka bakit yung mga kulto alam niyo yung tinuturo natin. Dapat nga alam din natin yun. At sila din alam natin yung na alam nila yun. And then alam din natin ang pinaniniwalaan nila. Medyo gumugulo ba? Ang dami, no? Pero kailangan yan eh. Lagi na nabanggit yung nasa sa warfare. Ganun yung inaalam yun. Pag tineleskopyo, ano yung nakikita natin doon? Ano yun? Alam nila yung model. Alam agad nila yung model ng eroplano na yun. Alam nila yung capability nun. Kasi pag hindi mo alam, ay wala yun. Yung pala may malakas na missile yun, hindi mo alam. So kaya ganyan po ang labanan sa warfare. Lagi may spy yan sa kabi-kabilang grupo. Alam nila yun. Capability niyan. So ganun din tayo dapat sa kalaban natin. Alam natin yung tinuturo nila, yung mga panluloko nila, paano nila tinitwist yung salita ng Diyos. Kaya mga pansin yan, ganyan tayo mag-aaral dito. Amen? Ayun. So, nasa na ba kayo? So, ang kaya ang ginawa nila, isa sa mga sinabi dyan, inutusan ng mga kalaban ng Panginoon si mga Pharisee, yung Roman soldiers, kasi nawala na talaga yung katawan eh. Kaya sabi doon, inutusan na binayaran sila na sabihin nyo, ninakaw ng mga apostol. Diba? So, problema doon, paano nanakawin yun? Una,
yung time na yun, nabanggit ko tuloy lahat, no? Pero yung kasi naalala ko Yan, tama. So, ganito yan. Kung ikaw yung, imagine nyo ha, para makuha natin to. Kahit 2,000 years na nangyari na to, makaka-relate tayo. Ikaw na matay yung leader nyo, ano mangyayari sa'yo? Malakas ba loob mo? Diba? So yes, nung panahon na yun, ginagalang na si Jesus, malakang kapangyarihan si Jesus, binubuhay yung patay, ganyan, ganyan. Kaya siya namatay eh, nakita nila. Pinurusan, hinayaan naman niya, napausahan siya hanggang mamatay. Talagang patay, hindi na gumagalaw, kaya nga nilibing eh. So itong mga to, wala silang lakas ng loob para nakawin pa yun. Tsaka yung mga Roman soldier, armado yun, at isa po sa mga mandate niyan, kahit sa panahon ngayon, naalala yung Philippian jailo, tsaka yung mga nag-ano kay Paul, ang mandato, pag binantayan mo yan, tsaka yung, kahit sa mga kings din eh, pag binantayan mo, huwag mong papakawalan yan ha. Pag pinakawalan mo yan, sabi doon, your life is for his life. Kaya nga sundalo, kaya yan ang trabaho mo. Kailangan masecure mo yan, hindi yan makakawala. Okay? Pag sinabing gano'n, pag nakawala yan, ikaw ay papatayin. Gano'n po ang ngayon sa ano eh. Ngayon sa military. So, nung binantayan nila, of course, yung libingan ni Jesus, ganun din. Hindi ka pwedeng, ay, sorry, man, nakatulog kami. Ano sinabi to si Matthew, di ba? Nakatulog, pwede ba yun? Sininakaw. Eh, nakasil din yun. Alam niyo yung kwento, di ba? Nakasil yun. So, hindi basta-basta yon, bubuksan, and then, ano, ibabalik. Sabagay, hindi naman na binalik, di ba? So, yan. So ngayon, sabi naman ng iba, ay baka naman ibang ano yun, baka naman ibang tomb yung nakita nilang empty. Ay, di ba yun? Kung gano'n na nangyari, madali rin patunayang mali na naman kasi sabihin ng mga kalaban, hoy, ba't kayo dyan nakatingin sa empty tomb dyan? Ito yung, ano, ito yung tamang tomb. So titingnan lang, ipoproduce nila yung body. Ito, si Jesus, dito pa rin yung katawan. May naproduce ba silang gano'n? Wala. Wala silang may produce kasi wala na nga eh. Umalis eh. So una, imposibleng ninakaw, malabong ninakaw, imposible ring nagkamali lang, ano pa. So hindi sila pwede magkamali kasi po, may mga time na balik-balik po doon yung mga kababaihan, ina-anoint po yun ng mga ina-anoint nila doon. So pinaprocess po kasi yung katawan eh, no? Yung sa kanilang customaryo. Pabango. Yan. Yan. So, yun po yung una, no? So, nakaka-relate ba? Walang katawan sa libingan, nasa na yun. So, kailangan lang gawin ng kalaban niya, pakita yung ano katawan. Walang may pakita. So, magtataka ka na talaga. Mukhang totoo. Walang ibang paliwanag doon. Kundi totoong nabuhay siya. And then, mamaya, ito naman yung next, no? Number two. Anong napansin nyo nung sino yung una nakakita? Sino yung unang pumunta? Mga kababaihan, no? So, nung panahon po nila, ang witness ng babae po, hindi yan masyado na pagkatiwalaan. Ganun po yung sa panahon nila. Alam niyo naman yung kaya kung napansin niyo sa literature, lalo sa Old Testament, minsan nababanggit yung babae, pero madalas hindi na binibilang eh. Okay? Ang lagi binibilang yung lalaki. Pamilya ni ganito, yan. Yung babae, suporta lang yun, pero kilala yung pamilya na yun doon sa lalaki. Ganun po yan dati. Hindi pwede bumoto ang babae, ganyan, ganyan. Pero, itong importanteng event sa Christianity, bakit hinayaan ng Panginoon? At nung mga mismo apostol, kasi kung namemeke lang sila, definitely ang gagamitin nilang witness, lalaki. Naintindihan niyo? Kasi kung nagkukwento sila, nagkukwento-kwento lang, alam mo na, gawa tayo ng kwento, connection na wala yung ano, ganyan. Pero yung babae po yung sinadya nilang, hindi actually nila sinadya, kasi nga, I believe, yun ang katotohanan, sinabi lang nila kung ano yung nangyari. At nagkataon na babae yung unang nakita, talaga, di sinabi nila yung babae. Ibig sabihin, wala silang kailangan tago. At kung sakali nagkukunwari sila, hindi ganito yung pagkakakwento nila. Yun, nakuha niyo ba yun?
So that is a credible ano kasi actually na account no tsaka dahilan na malabo at later magdadagdag yan mamaya may sigurado tayo totoo talaga to kasi ayun na po yun ayun na yun so the fact na mga babae ang sa according to story tsaka nangyari talaga inalaw nila na yung babae yun medyo malabo na inimbento lang yung kwento amen? Okay sana nakukuha nyo ha. Number 3. So, yung palang malakas na yun eh. Yung sa babae and then yung empty tomb. Now, ano pa meron tayo dito? Ano nangyari po nung nangyari na nga to? Kasi tandaan nyo tayo, nasa 2,000 years ago na nangyari. Ito ay paano malalaman? Paano natin malalaman? Di tayo pwede mag time travel. Ang meron tayo, quoting scripture. Of course, yung Bible, okay naman yan. Kaso nga, ang hirap sabihin sa mga unbeliever na yan, sinabi sa Bible, di ka niniwala. Oh, hindi ka talang niniwala dyan. Eh. Diba? So, ano pa yung other proofs? So, number 3, the fact, ito yung mga, again, yung mga binibigyan dito, ito yung mga hindi mo makukontest. Hindi mo makontest, I mean. Kasi nga, this is found also in other literatures outside the Bible. Okay? So, number 1, empty tomb. Number 2, witnesses, mga babae. Number 3, ano nangyari? So, nangyari po doon, alam na natin ngayon, 2,000 years ago, after this, yung time na to, tumapang po yung mga apostles. Okay? Sabi lang sa title, Apostles Newfound Courage. Again, namatay yung leader nyo. Siyempre, takot ka na mga, mag-a-assume ka pa, patay na yung inyong leader. So, kung naalala nyo na si Gamaliel, sinabi din ni Gamaliel yan sa Acts, so, totoo po yan. Pag namatay yung leader, wala na mag-isabi, no? Wala kang tatanungin. Anong gagawin natin ngayon? Wala kang tatanungin ganun. Pero, after na sinasabi nila na si Jesus na nabuhay nga magmuli, kasabay nun, talagang nagtumapang daw yung mga apostol. At anong ginagawa nila? At yun, ginagawa dito natin din na pinapangaral nila si Jesus nabuhay magmuli. Nabuhay siya magmuli. Ganun yung preaching nila eh. Kasi tapang nila. Now, ikaw ba, gagawa ka ba ng kwento tapos tatapang ka, alam mong mali, nagisinungaling ka lang? Diba? Naalala niyo yung lesson kahit si Bud ngayon, na-touch ito nung Sabado eh. Pag takot ka, baliktad. Pag sinungaling ka, takot kay ano nangyari? Eh syempre, kinukumpito pa yung kasinungalingan mo, diba? Pag sinabi kong ganyan, sabi ko ganyan. Diyan, takot na to. Ayaw mo hanggat maaari yung magsalita, diba? Kasi lang, sinabi nila, bodily resurrected. Ibig sabihin, wala na yung katawan doon. Nabuhay siya magmuli. Ang tapang nila. And then kahit anong salubungin nila, yung galit po ng mga kalaban ng Panginoon. So hindi po yung basta-basta nangyayari. Hindi yung ma-observe. Lalo na kung alam mo, nagisinungaling ka lang, nag-invento ka ng kwento, and then ang tapang-tapang mo. Ngayon, meron silang mga exemption ng mga ganun. Parang mga kulto ngayon. Pero again, yung mga kulto ngayon, di ba, pansin nyo rin, hindi yan makikipagharapan sa'yo. Diba? Kasi nyo ba yun? Madalas yan, ha? Kahit mga Baptist na rin, pag alam nila doon sa particular na topic na yun, mali sila, o hindi nila masyado naaral, mapag-usapan nga natin, wag na, hindi mo inaaral yan eh. Gagano rin ka pa, ha? Nangyari sa akin, kanina may review lang ako eh, na ano namin, GC namin, bakit? Ano? Sabi ko, mag-usap tayo, hindi na, hindi ka na makikinig. Paano mo lang ako hindi mo makikinig? Ako nga sinasabi ko, pag-usapan natin, ako hindi nakikinig, paano ganun? Hindi, huwag na, di ba? Ganun yun. Kasi alam mo, gusto mo ilaglag yung usapan kasi takot ka pag-usapan, lulutang ang totoo pag pinag-usapan ng mga bagay-bagay. So, pero sila, ano, nang ginawa nila, nag-preach sila. Puro ganun ang mensahe nila na buhay siya magmuli! Di ba? Lalo yung sa kay Peter din, John, yung preaching niya. Ito, pinatay nyo, pero binuhay siya ng Diyos. Ano kayo ngayon? Kaya tapang nila eh. Kaya yung number 3. Paano mo pasisinungalingan yan? Amen? Again, na ito yung mga reason na kahit sa ibang bahagi ng buhay natin, totoo to. May nakita ka naman, na-witness kang kahit ano pa yan, pinatay ni ganyan si ganyan. Walang ibang nakakita, hindi, papanindigan ko yan, di ba? Kaya nakita ko eh. Ganun po yan.
And number three, Jesus opposes his newfound courage. Tingnan ko, baka may nakalimutan ako dito. Yun, di na sila nagtago after po nun. Yun. And then, ito po, medyo hindi na ganun ka, no, pero... So, ganun na rin to. Basta tumapang, may binanggit lang dito another specific na leader, si James. So, lagpasan na po natin yan. Number 5. Basta number 4 dito sa ating lista. So, again, hindi po to, kung, hindi pang Baptist lang to. Lahat ito, shared po to. Okay. Kasi nga, basta Christianity, ito yung, ano eh, pamato natin. So, number 5. Ganito, alam nyo ba si Joseph Smith? Kilala si Joseph Smith, yung Mormon, Moron. Yung founder ng Mormon. Ng, yan. So, ang tinuturo niya, kesyo, may nakita siya, siya lang. Kesyo, may nahukay daw siya, nasa na yun, wala na eh, nawala na eh. So, hindi mo siya mapatunayan mali, hindi mo rin mapatunayan tama. Okay? So, isa yun sa mga malakas yung, ano, nagsisinungaling to. Yung Islam naman, ganun din. May nagpakita sa akin anghel. Kaya sinulat ko yung sinabi niya sa akin. Pag binasa mo yung Quran, mali-mali. May mga kwento sa Old Testament, hinalo-halo, nag-mix-mix na. Kaya sabihin niya, tama naman yung Christian Bible, eh. Sabihin niya ganun. So, alam mong mali na naman, di ba? So, nangyari po dito, yung number 5. Kaya po, lalo nung panahon, yung immediate, ang tawag dito, yung ano na yun, yung generation na yun. Okay, yung generation na, ni na Paul, din yung mga immediate tao, disciples, and even after that, hindi nila mapasinungalingan yun. Bakit? Kasi hindi lang po nakakita yung 12, yung 12 actually, 11, di ba? Judas na pala si Judas eh. Hindi lang po yung 11 na nakakita kay Jesus. Alam nyo kung ilan? Anong sabi sa ni Paul? Wala dito sa akin yan eh. Ayan, sabi sa 1 Corinthians 15 nga, no? Ito yung resurrection chapter. Pakibasa niya, ready, go. After that, he was seen of about 500 brethren at once, although the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. So yung time po ni Paul dito, sinusulat niya to, marami pang nakakita. Eh, mapatay na, pero iba, buhay pa. So, ibig sabihin nito, nung sinusulat niya to talaga, para din sa mga tao na either kulang sa pananampalataya, hindi naniniwala, may duda, kaya niya po sinulat yan. So, ngayon, kung hindi lang si Paul ang nagsasabi niya, hindi lang yung 12, 11, 20, 100, 500 yun eh. Ikaw bahala, sinong kausapin mo yun? Tanungin mo siya, interviewin mo. Kung duda ka pa. Amen? Kaya ang lakas nung ano po nun, yung ebidensya na yun na wala na rin nagsabi sa kanila, lalo ng time na to, hindi gumawa sila ng kwento at sila mismo nag-produce ng literature na kukontra sa narrative na si Jesus na buhay magmuli. Kasi wala eh. Anong gagawin mo? Manahimik ka na lang, patayin mo sila kung kaya mo. Pero wala akong magagawa doon, kundi mag-submit. Amen? Amen? So yun ang maganda po dito, hindi po tayong tipo nag-iimbento dito. Kaya minsan naiintindihan ko, kaya ang inaaral natin dito, iba-iba tayo ng level lang pala ng palataya sa totoo lang eh. Naintindihan ko yun kasi mga bata. Kaya naman ako dito kasi dinala ako ni Kuya DM dito eh, di ba? Tapos masaya naman dito, kanta-kanta. Yan, pag tinanong ka na, ba't kininiwala dyan? Di ko alam. Mga bata, ngayon inaalis natin yun.
Dapat ikaw mismo, hindi kayong napipilitan lang. Kasi nga, hindi ka napipilitan sa maling dahilan. Amen? Sa tamang dahilan. Kaya naniniwala dyan, wala na akong ibang masabi, kundi yan talaga eh, maniwala kasi lahat ng proof nakaturo dyan eh. Amen? Number ano pa lang tayo? Number 5. Number 5, large crowd of eyewitnesses. Ang dami niyan. So kahit yes, parang imposible at talaga namang paano mo buhay ang patay at si Jesus mismo namatay, nabuhay, magmuli. Paano mangyayari yun? Maraming witness. Hindi lang konti na katulad ng Joseph Smith kaya ni Muhammad. Okay, so may mga sinasabi din kasi, hindi, baka naman ano lang sila, nag-hallucinate lang. Baka kala nila nakita nila pero actually hindi. Na posible yung isa, dalawang tao, parang yun, binabasa ko kagabi yung Fatima. Itong mga Katoliko talaga yung laki ng ano eh. Yung mga 1917 daw, ganito nangyari. Bakit may Lady of Fatima sila? Kesyo, yun pala nga, kasi yung alam nyo ba yung Islam saan ang galing? Mahirap katunayan to, pero yun ang sabi sa source. Galing daw sa Catholic yan eh. So kaya nga po, pag tinignan yung Quran, nag-ano sila parang naniniwala, kunwari sila sa Bible. Kasi nagkasundo yan, paano tayo magkakaroon ng common ground? Siyempre, di ko pwede sabihin di totoo yung si Mary at si Jesus. Kasi gusto ko magkakampi tayo parang ganun. Kaya ngayon, nag-nod sila doon sa ibang katotohan na sinasabi sa Bible. Pero hindi na sila niniwala na si Jesus ay Diyos. Pero still, si Jesus ay virgin birth. Naniniwala sila doon. But anyway, doon sa Fatima nga, isa sa mga ginawa doon, makatawa kapag binasa mo, nasakit ulo mo eh. Kesyo ano daw, kesyo yung araw daw, yung panahon na yon sumayaw. Na batitaan niya na ba yun? Sumasayaw ba yung araw? Dancing sun. Dancing sun. Hanapin niya sa Google. The dancing sun. Sino nakakita? Siya lang. Actually, mayroon ding iba pa. Di ba may nakita kang ganyan? Mayroon ba? Ganito yun eh. Paano ba yun? Ah, ganun ba? Yung mga bata ganun eh. Pag may nakita kang ganun. Wala kang nakita pero gusto mo, di, may nakita tayo, no? Anong tawag doon? Iloloko mo eh, no? So, bandang huli, eh, sobrang init daw doon. Sige na nga, parang may nakita nga ako. Eh, kasi ang daming tao nung panahon na yun. Of course, in interview, bandang huli, alam mo yung Catholic, kasi kumikita na sila doon eh. Naging pilgrimage site po yung Fatima. But of course, pag pilgrimage dyan, dami dumadayo, anong mayari? Magiging tourist attraction, pera-pera yon. Okay? Kaya bandang huli, kasi inimbestigahan daw nila, ah, oo, may totoo nga yan. Pero statement nila parang ganyan pa rin eh. Pwede na daw paniwalaan, ganun. Anong point natin doon? Kasi yung iba lang ang nakakita. At hindi ka pa sigurado kasi nga mayroon silang motivation na ano eh. Parang na-witchcraft sila doon eh. Sa case ng resurrection ni Jesus, meron ba silang ganung motivation? Ipapatayin nga sila. Sino nagsabing nabuhay yan, ha? Kung nagjo-joke lang kayo, kunwari, ano na, kunwari, maniwala tayo, kunwari na si Jesus na buhay. Sige, ano lang pala eh. Sige, papatayin nun. Hindi, wala, actually, hindi naman totoo yan. Siyempre, hindi ka mamamatay para sa kasinungalingan. Amen? Yan yung point doon. Yan, so kung masyadong marami po yung 500 para magkalokohan tayo. Kahit pa yan ay bayaran mo, una, again, hindi sila, wala silang background na mayaman sila na katulad ng politik ngayon na kahit ano pwede mo sabihin. Yung Catholic, ganun po yan. Kung alam nyo, kung di nyo pa alam, sa kanila lang napakaraming ginto po yan. Na-accumulate nila yan nung panahon na malakas sila, dami nilang ninakawan, dahil central, ano yan, kinolekta nila po yan. Yun ang, kayang-kaya po nila magbayad ng maraming tao. Pero yung mga apostol, kaya ba nila? Yun ang ano, isipin natin. Ngayon, kaya hindi totoo yung hallucination. Next! Second to the last na po, mabilis lang tayo, no? Ito yung medyo special case kasi nga, mayroong isang tinatawag na apostol, si Paul na po, no? Medyo kakaiba siya. So, nung una, siya po ay persecutor, pinapatay niya po yung mga naniniwala kay Jesus. Okay?
At sabi rin niya sa doon din nata dito sinabi doon eh. Yan yeah, no? Because I persecuted the Church of God. Yan. So, actually, ito yung resurrection chapter. Kaya tingnan yan. Eh, sinasabi ni Bad kanina, and if we are false witnesses of God, kung hindi nabuhay si Kristo, if Christ be not risen, then our preaching is vain and your faith also vain. Yea, we are found false witnesses of God. So, if si Jesus ay hindi nabuhay magmuli, mga sinungaling kami lahat dito. Yung sabi niyan. Okay, so yung testimony ni Paul, medyo, again, kilala po si Paul, hindi lang sa biblical account. May record siya kasi very zealous against kasi sa church yung panahon na yun, no? At nung panahon na yun, pinersecute din si Paul. Kung sinundan niya po yung Book of Acts, medyo ihalo na natin yung ano dito, number 7. Nabanggit ko na rin kanina, no? So, hindi ang tao, hindi mamamatay pa sa kasinungalingan. Ay, pastor, may kilala ako. Loko-loko siguro yun. Sinong kilala niyong gano'n? Mamamatay ba na magsinungaling? Ay, pastor, iba yung Catholic, di ba? Yung nainiwala sila. Pero hindi mamamatay pag tinutukan mo na ng ano yan. Di ba? Kaya lang minsan, ano, convenient sa kanila yun eh. Tsaka yun nga, na tawag dito, na witchcraft na. Ibig sabihin, na brainwash na. Pero pag trinet mo na yan ang papatayin mo or something, hindi yan tatayo dyan. Pag alam nilang hindi naman worthy yung kanilang pinaniniwalaan, ba't akong mamatay dyan? So anong nangyari sa mga apostol? Exactly the opposite. Nung sila ay en masse po, no? So nabanggit ko rin last time, talagang confirm po ito sa history. Kaya nga, even yung mga dating pelikula na hindi naman Christian films, alam nila yung history. May mga sinama sila po doon sa, kung naalala niyo po yung movie na ano. Ano nga ba yun? Kay Russell Crowe? Ah, Russell Crowe. Basta yung Gladiator. Sino nakapanood nun? May film showing nga natin. Mga kaedad ko lang nakapanood eh. Gladiator. Maganda rin yung kasi madugo. Alam niyo yung Gladiator? Yung panahon ng Romans, yun ang entertainment nila, nagpapatayin yung ano. Sabi, hanggang ngayon, di ba, UFC? Ba't nanonood yung mga ano, UFC? Dati, boxing lang, di ba? Kaso, boring na sila, sasuntukan lang. Gusto nila may tadyakan. Noong una, bawal po yan. Noong panahon namin. Noong siguro, ay malalakas yung mga promoter, tsaka yung mga, ang tawag nila dyan. Yung nag-ano, producer na tawag nga nila, lobby, yung mga lobby yan, nilalabi nila. Paya, ganyan na to, nung violente, ganun din naman yung boxing eh. O, sige na nga, medyo in-up lang ng konting violence. Ang dami naman nanonood eh, ang dami mong gusto manood eh. Mga politiko nga nanonood, yun, ang bandang uli, naging legal na. Pero lalo po ng mga Roman period. Ang sabi po doon sa history na nabasa ko, inalaw talaga, ginawa talaga ng isang palubog na kasi yung Roman nun eh, Rome. Gusto nila ng ano, mayong tao. Hanggang ngayon, ganito po yan ha. Konti tayo man kasi mahaba yung oras. Alam mo, ginagawa sa atin ng mga politiko natin. Kasi ninanakawan tayo, di ba? Alam niyo ba yun, mga bata? O hindi niyo pa alam. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo. So, alam niyo, pag yung mga tao ngayon, information age na yun, pag tayo lahat nagsaliksig, alam niyo mangyayari? Mas may freedom information pa tayo. Mga batas, lahat siya magkakaalaman yan, mga corruption yan. Yan, ginagawa nila ngayon, sinusuportahan po nila yung mga ganyang walang kakwenta-kwentang bagay, mga TikTok, mga showbiz. Huwag niyong pag-usapan yung ninanakawan kayo. Paano nila? Alam niyo ba si, ano, si Katniel? Di ba, naghiwalay na, tama ba yung sabi ko? Yun lang, lagi sinusub. Ganun po yung ginawa ng emperor ng Rome nung panahon na yun. Hindi ka alimutan ko sino eh. So, gawin natin, lumulubog na yung ating republika para hindi tayo pag-usapan na ganyan-ganyan. Aliwin na lang natin yung tao. So, magkakaroon tayong palabas. Palabas natin, nagpapatayin yung mga
Kasi medyo ano na eh, sikat na yung Roma, wala na masyadong laban. Anong gagawin ng mga sundalo? Sa nila gagamitin yung kanilang malakas. Tapos may mga prisoner of war nun, di ba? Yung mga prisoner of war, anong gagawin natin dyan? Pakinabangan natin, gawin natin paglaban-labanin natin. Ganun po nangyari yun, kaya nagpapatayan yun. Pinapanood naman ng mga tao. Naitindihan na? So pero, ang tawag dito, hindi lang po yun ang pinapanood nila. May panahon na yung mga Kristiyano nga ay pinipersecute, pinapatay. So para matakot yung mga Kristiyano, ginagawa nila, pinapakain nila sa leon. Narinig nyo na ba yun? Totoo po yung nangyari yun. Para matakot yung mga Kristiyano, huwag tayo mag-join dyan. Ginagawa silang public example. Amen? Kahapon sa JJXT, pinag-uusapan nila yung ano, El Filibusterismo. Eh, tinanong ko naman. Kasi nabasa ko yun. Ano ba yun? Nakalimutan ko. So, nakalimutan yun. Yung Gumbulsa. Sino ba yung ano? Vida daw doon, si Gumbulsa. Wala si Gumbulsa. Doon meron silang dinidipik, pero hindi sila. Tama ba? Yung Gumbulsa, yun yung, sino ba nag-uusap doon, kahapon? Kaya, yung Gumbulsa, wala sila sa ano, sa actual na, pero nangyari yun, si Gomez, si Bulgos, saka si Zamora. Okay, nabisado ko pa. No? Kasi nga, paborito ko yan, Pilipino. No? Aba tayo napunta doon. Yan, so imagine niyo ginagawang entertainment yung mga Kristiyano pinapatay. So ganun po yan. Pero tanong nga, bakit dumadami pa sila lalo? Eh kasi nga ganun din katulad ngayon, Itong mga Katoliko nating kababayan, di ba? Inaaliw lang sila sa bisita iglesia. Ayun ang gagawin niyo pag ano. Yung mga spiritual matter, huwag natin pag-usapan yan kasi hindi nila alam yan eh. Isa rin po yan sa ginawa ng Catholic ng panahon na yun kasi mga Protestante humihiwalay. So again, hindi tayo Protestante mga Baptist ha. Pero kasi yung mga ibang Protestante na yun, gising din kasi kung maraming soul winner ng panahon na yun. So isa mga ginawa ng Catholic na yun, kaya ang gaganda ng art nila. Ganun din, dinidistract nila yung mga tao. Yun ang dahilan doon pa sila gumagastos doon. Ang tataas, ang ganda ng architecture. Para yung mga walang kamuang-muang na tao, ay, ganda naman dito. I'm proud to be ka. Ganun yun eh. Ganun po yun. Kahit po sa mga bansa-bansa ngayon, hindi mag-uusap yan. Ano tayo? Olympics yan. Masan ba yung Olympics yan? Brotherhood yan. Yung payabangan din yan eh. Parang yung usapan, parang pinagtatalo-talo tayo. Pero actually, yung mga bagay na dapat natin pinag-uusapan, hindi pinag-uusapan. Medyo lumalim, no? So, yun. So, ngayon, ang tanong ko ulit. Bakit itong mga taong to, na pinapatay na sila, ang tatapang? Bakit yung iba soul winner, ang tatapang iba, wala lang. Pag wala nang kasama, ayaw na. Pag hindi na uso, ayaw na rin. Baka yung Baptist ngayon, ganun na. Bakit? Ewan ko. Hindi, alam ko rin. Kasi yung may style kasi sa Tadas na ano eh, parang kang BBB, no? May tinasabi nilang term dyan is pacify. Alam yung pacify? Parang anak mo ng ingay. Diba? Gutom na ako, pero hindi ka dede-dede mo lang eh. Kasi gusto lang niya may nginang-nginang huyang. Nginang-nginang huyang, sasalpangan mo ngayon. Huyang, tumahimik ka na! Doon nakuha yung pacifier. Kaya yung English word na pag sinabi pacify the kung sino man yan, sabi ba naman, give them a bone. Parang aso na salip na magdadada ka at imbestigahan mo sila. O ito, yan, o yan, sige, dyan ka na lang. Ha. Yung aso, masaya na yun. Parang mga bata rin, ganun. Parang mga Kristiyano rin ngayon, ganun. O sige, papayagan namin kayo mag-worship-worship. Kasi holiday ang ano, yung crucifixion ni Jesus. Okay, huwag namin magdiklamo ha. Yan dyan na nga eh. Diba? Ganun din yung ibang bansa, nasabihin, allowed naman yung mga Kristiyano dito, huwag ka lang mag-preach. Diba? Okay lang mag-song-sing-sing kayo dyan,
sa Israel, pero hindi kayo citizen dito. Huwag kayo mag-proselyte. Bawal. Yung ginagawa natin dyan, kaya tingnan nyo, mga soul winner, di ba, nasama ng tingin sa atin. Lalo pag yung mga tandang panatig ko, pag nakita kayo, anong ginagawa nyo dyan? Sabi kahapon doon sa, ando kami sa Jalala, sino yan? Sabi mo nang ganyan sa akin. In the middle of ano ako eh. Kaya pag gano'n, magalang din kayo, no? I-acknowledge siya pag may dumating. Kasi nga, ando kayo sa teritoryo nila. Amen? Amen. Kaya dapat hindi ka, ano, hindi ka, balat sibuyas. Nilalaban mo yung laban ng Panginoon. Kaluluwa yung pinaglalaban mo. Amen. Kaya dapat matapang ka rin. Parang itong mga to. Alam nila, pag pinatay sila, anong matitira sa mga tao? Yes, langit sila. Paano iba? Ganun even sa panahon natin ngayon. The fact na nabuhay si Jesus, pinatay nga siya, gusto siyang patayin, pero yun nga, pinagbayaran niya pala yung kasalanan natin. At bakit niya kailangan magbayad? May binabayaran siya kasi pag hindi siya nagbayad, tayo magbabayad sa impyerno. Amen. Magkakasama po yan. Kaya yung katapangan nila, may sinasabi sa atin dapat yan. At ganun din tayo sa bawat isa sa atin. Pag hindi yung pasto nyo, duwag na. Ayaw na ng usapang doktrina. Ayaw na ng usapang, basta baptist, okay na yan. Mag-baptist day na tayo eh. Huwag tayo mag-anong, tayong tirahan. Diba? Yun ang sinasabi dun. Nasabihan po ako niyan. Huwag daw titirahan yung baptist. O sige, huwag kayong magkamali. Huwag kayong mga hipo. Huwag din kayong tamad. Huwag kayong mali. Di ba guwin niyo ako mali? Ba't ako pipigilan mo? Busalan mo ako? Kaya nga ako dito dahil dyan eh. Kung di ako pinigilan ng mga yan, di rin ako matapang, alam nyo ba yun? Amen. Ang hirap nung ikaw yung papasto, tapos okay na nga yun eh. Pero nung naramdaman ko yun, para akong nakaka-relate dito. Amen. Kaya dapat ganyan po tayo, lalo tayong tumatapang habang pinipersecute tayo. Amen. Magtanong ka, bakit? Anong dahilan? Bakit pinipersecute yung gospel? At yun nga, bakit kaya? Ba't pinagbabawal yung Bible sa ano? Kung sabi nila, fairy tale lang to. Ba't bawal? Ba't pinagbabawal? Saan kayo natatakot? Ba't kayo natatakot? Kasi ito, babaguhin po yung tao nito. Babaguhin ka niyan. Hindi ka, gustong gusto kasi ng mga tao na sa control, na may power, manatili sila doon. Ito, tatanggalin sila nito. Yung power malilipat sa Diyos, of course. And then, sa mga nakakaintindi sa power na yan. Na salita ng Diyos. Ikaw yung magiging mapangkatayan, therefore, ayaw nila nun. Ayaw naman nila aralin niya, ayaw nila acknowledge ng Diyos. Mawawala sa kanila eventually. Amen? Amen. Okay, medyo tayo ay lumalim. Ano talaga eh? Resurrection Sunday, kulang pa nga to eh. Gusto ko pang tumumbling dito eh. Totoo lang. Kasi minsan nakakapigo na rin pag ako. Nakikita ko yung mga kapatiran minsan talagang yun ang problema eh. Pag entertainment, game, mag-swimming, bigla nagigising, ano, kailan daw? Ako nga, nakalimutan ko na, kayo may isa tatanungin ko, ano sabi ko? Kasi gusto ko lang, so nasaya rin tayo, pero actually, interesado ako, dito sa gawain ng Panginoon, amen? Gusto ko natututo kayo ng gusto. Kasi pag hindi, wala, mamatay rin to. Yung apoy na yan, pag namatay yung source, wala na. Amen. So, nasabi ko na ako sa lang gusto ko sabihin. Resurrection ng Panginoon, napaka-importante niyan. Aralin niyo rin, hindi tayo nakukuli sa sigaw lang or what. Again, totoo yan. Aralin niyo, then marami pong literature dyan, yung kumakonta dyan, tsaka yung mga nagpapatotoo dyan. The more na yan ang binabasa niyo, inaaral niyo, nasa isipan niyo. Sa tamang daan kayo, no, mapupunta. Amen. At definitely, magiging soul winner kayo. Yun ang gusto ko sabihin, actually. Hindi kayo magiging katulad ng mga ibang baptist na ang tawag nga nila is dead as a doornail. Wala yung sabihin. Ano yung doornail yan? Diyan na lang siya. May pako naman ha. Kaso, diyan na yun. Hanggang diyan na lang siya. Patay na. Basta baptist, okay na yun. Hindi tayo ganun. Amen? Amen. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Hindi lang sa inyong salita, Panginoon. Actually, yung katotohanan nyo ay lumalabas, lumulutang, even sa secular sources. Ito po ay umaapaw, Panginoon.
Nawa, kami po dito, nananampalataya sa inyong pangalan. Lalisupplement pa po namin ang aming pananampalataya with other things. Napakaraming pwedeng aralin. Dapat aralin yung mga tamang tanong na itanong at sagutin at alamin ang sagot dito, Lord. I pray na bawat isa na inspire, Panginoon, the fact na kayo po ay nabuhay magmuli. Ito po ay talagang binago ang sanlibutan. We have to deal with this. Gusto man namin o hindi, but especially, Panginoon, sa amin, positive ito, Lord. Aralin lang namin, Panginoon, para maalalayan namin, maaka yung mga tao, Panginoon, na again, nalunod sila sa entertainment, na sanlibutan, brainwash, Panginoon. Yung ngayon, malala na, even mga bakla, tinatanggap na dahil, again, napakatandi na ng brainwashing, Panginoon. So, sa media, even sa mga false teachers, mga false churches, napakarami nila, iba yung ginagawa nila, iba yung focus, Panginoon, even Baptist, Panginoon. Nakuha namin na kami po hindi lang grupo-grupo against another grupo. Maintindihan namin na katotohanan yung naming inahanap. Pinupursue, therefore, kahit pa kung sino magsabing Baptist group yan, pag nagtinamad na yan, lumayo na sa inyong katotohanan. Definitely, yan po yung aming kung kayang paalalahanan, papaalalahanan. But kung sila ay nasa, humahad lang, Panginoon, sa inyong kalooban, labang o laban kami, Panginoon. So I pray, yung resurrection again, even sa libutan, hindi na-celebrate kunwari, but I pray kami naman, yung sa katotohanan kami mag-celebrate, matuwa, magalak, Panginoon, magpasalamat. Ito po, ibinigyan niya kami ng dahilan, Panginoon. Nakita namin, totoo na, totoo rin yung piano, totoo rin langit, totoo ang kaligtasan. At kayo po, dahil ligtas na kami, Panginoon, patapangin niyo kami sa inyong mga katotohanan. Then mag-continue kami maglingkod sa inyo, Panginoon. Mag-ipon ng rewards. Para in the end, Panginoon, kayo mapuri, marami maligtas, at kayo madakila rin. Kailangan po, Lord, ingatan yung bawat isa. Balik sa after ng holidays, Panginoon, trabaho, pag-aaral. But dala namin yung Panginoon, yung magpapala ng inyong salita, katotohanan na ginawa sa amin, Panginoon. Even, Panginoon, ito yung minimize, na-undermine na sa libutan at ng popular media. Sa libutan, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo mo lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.